it's finally makakanood na rin. Grabe, dumayo pa ako dito sa estansya. Ang traffic kasi walang, hindi showing dun sa area namin. Okay, bibili lang muna ako ng ticket, guys, ha? Ayan na siya! Dinayo ko pa talaga to dito. Best seat dito, miss. B&E po, 11. Ayan, guys! Makakanood na tayo. Okay, guys! Papasok na kami sa cinema! Mamaya na uli. Ayan! Nanood na kami ng An Inconvenient Love. Nasaan na ba sila? You know? Tama ba? Ito, you know? Ayun. Nag-enjoy ka ba, ma'am? Yes. Na-inlove ka ba lalo sa Dawn Bell? Yes. Hey, guys! So, ayan. Katatapos lang ng screening. So, andito ako ngayon sa estansya. Ayan, dumayo pa ako dito kasi nga, hindi siya showing dun sa area namin. Ayan, kasama kong aking mom. Alright. So, guys, well, nag-enjoy naman ako sa movie. Nakaka-enjoy siya if you wanna, alam mo yun, yung feel good lang, relax na love story. Then, yeah, mag-enjoy ka naman. As usual, iba talaga ang chemistry ng Dawn Bell. Kapag, alam mo yung pag nagsama sila sa screen, talagang oozing with love and chemistry na talagang ma-feel mo. At the start, yung movie, siguro parang a little bit slow na hindi suave yung transition tsaka batuhan. Pero when Donnie and Belle, kapag sila na talaga yung nagsama, talagang yung puso ko nahuhulog. So, yun yung bawing-bawi tuwing magkikita sila. Tapos yung mga favorite moments ko doon, yung 1-4-3, tapos nung lumabas ng bahay si Belle na sobrang down siya. Oh my God, ang galing talaga ni Belle Umarte. Parang tumatagos siya sa screen, naramdam mo talaga siya. Talagang naiyak ako doon. Tapos sobrang makaka-relate ka kasi alam mo yung minsan, you really feel so down. Although, feeling mo kaya mo namang makasurvive a day, but you just wish na merong person nga sana na nakatayo dun, na will be there, na pwedeng isakay ka na lang sa motor and just have fun. Tapos, yung isa pang favorite scene ko, syempre yung nasa motor sila, and then yung rain scene. What else? Gusto ko rin yung nasa IKEA silang dalawa tapos parang na, alam mo yung parang kayo nagpe-playhouse. Ang cute-cute din nila doon. Tapos gusto ko rin yung moment ni Belle nung inakap niya yung dad niya. Naiyak talaga ako doon for some reason. Hindi ko alam kung bakit. Ramdam na ramdam ko yung moment na yun. Alam rin mga, yung alam mo yung simple lang pero sobrang funny moments. Ang cute din nung combination nung animation at saka ng movie, and also I really like yung mga Filipino music na ginamit. So overall, it was a fine movie naman kung gusto mo talaga ng feel good and you just wanna fall in love, and of course kung super fan ka ng Dawn Bell like me, it's super worth na makita sila together. Nahulog. Ayun pala, yung isang favorite ko, yung nasa jacuzzi sila. Oh my gosh! Akala ko magkikiss sila, yung puso ko talaga naramdaman ko nahulog. Na-enjoy ko naman yung movie. I hope nag-enjoy din kayo. So, guys, na-stranded kami. Walang masakyan. So, dinner muna after movie! Organic burger! Ayan! Nakauwi na kami! Grabe, na-stranded kami. Parang ramdam mo na siguro yung Christmas rush hour tapos umulan pa. Buti na lang nagkasakay kami ng taxi. Nagtaga ko lang, guys, yung mga sinabi ko kanina. So, ang galing din ng mga actors na kasama nila yung mommy and daddy ni IF, which is Miss Matet De Leon, si Epi Kison, si Sir Pete, the Tirsa the Third, si Mr. S. Loizaga, they're all so good talaga na veteran actresses. So, super cool. Lalo na yung time na yung parang si Money nag-stood up na siya kasi diba sinabi niya ni IF na parang kung hindi niya kaya ipagtagol yung sarili niya,
parang how can you actually defend that, the both of us, parang something like that, diba? Merong ganun. So nung nagkatapatan silang ganun, alam mo yung chef is, there's a deterred veteran actor talagang in matay niya, diba? Pero yung si Donnie, hindi rin naman nagpatalo yung tapatan nilang ganun. Ha, amazing. Jacuzzi talaga, super memorable din yun. Yung umiiyak silang dalawa. Ang galing lang. Parang simpleng moments, pero laging may kilig. May nakakatawa. Tsaka ramdam na ramdam mo silang dalawa. Si Donnie, nakakatawa. Ibang-iba siya nung, di ba, yung tinatry siyang muli ng police. Parang he becomes a different person doon. Talaga. Tapos si Belle, there's something about her na talagang pag tumatagos siya talaga sa'yo, once na nag-act na siya, ramdam na ramdam ko siya talaga nung time na yung palabas siya sa gate, nung time na umiiyak siya dun sa parang bathtub na jacuzzi, ano pa ba, yung sa family naman niya, yung sa mommy and daddy niya na may concern siya, you know, you could just feel her. Tsaka nung nagbabatuhan din sila ni Donnie ng linya nung time na mag-iwalay na sila. So you could just feel her. And nakakaiyak. Doon ako naiyak. I cannot wait na makita si Donnie at tsaka si Belle into a totally like super different role than sa nakita ko sa kanila sa His Into Her. Love is colorblind. Kasi ngayon parang same thing, si Belle is a working girl na nag-study, and same thing with Donnie, rich pa rin siya dito, although syempre mayroong something different about their characters. Pero gusto ko silang makita siguro yung mga tipong Olivia Lamasan movies. Kasi feeling ko mas makikita mo talaga yung galing nila dun sa mga ganun. So, I cannot wait na to see more of them. Kasi nakakatawa na makita silang mag-grow as a person and as well as sa career nila. So, yun. Tapos in reference naman dun sa yung lesson or yung magandang lesson na sinasabi dun sa movie. I mean, usually kasi nga yung sinasabi nila about sa inconvenience, tsaka inconvenient love, na parang naturally sa love naman, hindi pwedeng laging convenient. There will always be an inconvenience, pero it's a matter of how you're going to handle it. Usually yun yung common na nasabi din sa mga interviews. Pero I think one thing na yung hidden dun is yung fact na we make choices sa life natin, and then it's up to us kung paano natin gagawing maganda yung outcome. Like yung sa parents kasi ni Belle, diba, somehow she blame herself na parang feeling niya nasira niya yung life ng parents niya. Kasi nung dumating siya sa buhay nila, hindi na tuloy yung mga gustong gawin ng mga parents niya. Pero I think it's not really about yung choice na to have her, but it is the choice that you are making on how you're going to make it work after. Kasi diba, like sabi nga ni Matet, yung mga frustration niya, nabuhos niya. But if hindi nangyari yon, like yung after na realize na nung mom niya and as well as nung parents na it should not be like that. Di ba naging masaya na yung family nila, hindi na away ng away yung parents. So I think that's a good learning there na yung turning point na choice, malaking factor, pero mas malaking factor yung mga choices na gagawin mo after that to make yung choice na yun worth it and as well as na maganda yung mga mangyayari after. Hindi ko masyadong masabi in detail para hindi ko naman ma-spoil doon sa mga hindi pa nakakapanood. So, yun guys. Kung hindi pa kayo nanood, nood kayo. Let us support the Filipino people, Filipino movie of course. And as well as Donville. Lalo na kung fan kayo ni Donville, super kayo makikilig doon. Tapos, you guys have a great weekend.
sabi nga dun ay 1, 4, 3, 2. Ang super cute nun, diba? Choices. Alright, so you take care, guys. Mwah-mwah.